So guys, today ay magluluto tayo ng mussels, ng tahong. Igigisa natin with luya, garlic, and sibuyas at green onion. Ang gagamitin nating tahong is ready, clean na siya, nasa packaging, ayan. Naka-defrost na kasi frozen siya. Pero we'll have to wash it muna before natin luluto. So eto yung mga ingredients natin guys. We have the garlic. And yung tomato, yung kamatis, spring onion, we have the jalapeno, yung sili, kaya medyo manghang. Tapos yung sibuyas, eto, yung onion, at saka yung luya, the ginger, yan. So yan ang gagamitin nating spices para sa ating lulutuin tahong or mussel. So ngayon guys, magluluto na tayo, start na tayo, gamit ang ating salad master na kawali. We're using butter. So, wait muna natin. Mainit na yung ating tawali, kaya lalagay natin yung butter. Magandang panggisa yung butter para malasa. And then, habang natutunaw yung butter, is lalagay na natin yung ating garlic. And, here we go guys. So, pag nag-brown yung garlic, pwede na natin isama yung ating onion. So maganda kung may plate tayong ganito at sunod-sunod yung ilalagay natin. Yan. So wait na medyo mag-brown yung ating garlic. Yan. So bago masunog, hinaan natin ng konti yung kalam natin. And then put na, lagay natin yung ating onion. Tapos yung ating ginger, yung luya. Isama na natin yung ating luya. Palambutin ng konti yung ating onion para lumabas yung lasa niya. Medyo sweet yung onion pag medyo na sumobre yung luya niya. So, hindi ako naglagay ng mantika, puro yung butter lang kanina. Yan. Tapos, ilalagay ko yung ating kamaris, yung ating tomato. Guys. Yes, para medyo ano, lumabot yung ating tomato at lumabas yung lasa niya. Ang bango-bango naman. So, nangangamoy na yung ating niluluto. So, last natin mamaya yung spring onion ulit. Saka yung jalapeno para medyo manghang ng konti yung ating mussel. Gagamit pala ako nitong shrimp paste o yung bagoong alamang na ano na from Korea. Ano siya, maliliit na hipon. So, open ko lang yung container. So, eto guys. Wala siyang food color. Talagang pure na ano, na shrimp paste. Yan. So, isang teaspoon para pampalasa lang siya. Lalagay natin ito. Yan. Gustong-gusto ko tong bagoong na to. Bagoong yata sa ano, Tagalog. Tapos, alamang. Ewan ko anong pagkakaiba nun. Kasi sa Kapampangan, bagok. Bagok sa Kapampangan yun. Ayan. So, diretso lang ang luto hanggang lumambot yung ating kamatis. Ayan na. Ang bango-bango nung ano. Yung bagok. Oh, smells so good. Ayan. So, mix-mix lang habang nataan yung ating kamatis. Habang pinapalambot. Ayan. Dagdagan natin ng konting tubig para may lasa. Ayan. I mean, para may sabaw ng konti. Ayan, para may sabaw ng konti, lagyan ng tubig. Tapos, next is
lagay natin yung ating mga malalaking tahong. So, ito yung mga tahong natin, guys, ang lalaki. Ayan, ang lalaki ng ating tahong. So, ilagay natin na nakadapa para maluto agad yung laman. So, simmer lang natin. Kasi yung tahong agad yan naluluto eh. So, pag nag-turn orange na yan, luto na yan. Ayan. So, lagay lang natin. So, eto, binili namin, naka-packaging na. Malinis na agad. So, wala na yung mga buhok-buhok dyan. Mamaya season natin. There you go. Paano lang natin yung lasa. Nakakuluin lang. Then, add natin ng atay ng pepper, ha? Ito. Yung ground pepper, yung pulpos. Yan. Perfect. Then, pabayaan mo ng kumulo para maluto yung ating tahong. Yes. Tapos, pwede after nyang kumulo, para hindi masyadong maanghang, pwedeng ilagay natin na yung jalapeno. Yan. Wait lang natin na maluto pa ng konti. So, ayan guys. Orange na siya. Luto na yung ating tahong. Babaliktarin rin lang natin yung ating tahong. Pero pakuluin pa rin kasi yung kabila niya dito sa side is dapat maluto. Yan. So, baliktarin rin lang isa-isa. Yes. Ibang naman. Yan, nakakagutom niya guys. Ito. See? Iba talaga yung mga tahong ang lalaki. Malalaki yung tahong ni Dodoy. Yan. Tapos, pwede na nating ilagay ang ating jalapeno para malasahan naman. Konting manghang lang. Pang spicy. Para pang pagana. Okay. Yan. Tapos, sinix na natin para may lasa talaga yung ating niluluto. Ayan. Medyo may sabaw ng konti. Yes. Bango. So, yan. Luto na yung ating tahong. Makikita naman, guys. At, after ng bago natin ilagay sa ating serving plate, lagyan natin ng spring onion. Eto guys, yung mga spring onion. So, lalagayin muna natin yung pampalasa tsaka pampabango yung mga spring onion. Yung iba, mamayang isa-serve ko, yun ko lalagay yung pang-toppings ko. Ayan. Pampabango din itong mga spring onion. So, luto na ang ating isang tahong na may spicy jalapeno. Ayan. So, try it at home. Ang bilis-bilis lang. Ang dali-dali lang lutuin. Basta igisa mo lang. Then, it's good to go. So, eto ang ating finished product sa ating tahong, guys. Yan. Yan ang ating presentation. For watching, guys, sa aking pagluluto ng ginisang tahong na spicy. And subscribe on my new channel. And more cooking to go. Okay, bye-bye.